Hello guys, welcome to my video vlog for today. Ang video vlog ko lang ngayon about sa salary ng security guard. So bakit ko naisipang gumawa ng vlog ng security guard? Kasi dati rin kasi akong security guard sa Pilipinas. Kasi dati noong 2019, bago ko po nagmunta dito sa Saudi Arabia, ang sahod lang ng security guard ay 537. Pero ngayon nalaman ko na noong July 16, bago nag July 16, nalaman ko tataas ng July 16, magiging 610 na. Kaya nagka-interest din ako computing yung sahod ng security guard kasi dati rin kasi ako security guard sa Pilipinas. So, sa lahat ng mga security guard, mga dati kong kaparo, I salute to all of you. So, alam niyo ba ng security guard, sinasabihin nilang trabahong tamad, pero sa katotohanan talaga, subukan nyo lang muna maging security guard para malaman nyo at masabi nyo na trabahong tamad talaga ang security guard kasi lalo yan, pag nasa perimeter ka, umulan, umaraw, anong ka lang, nakatayo sa duty mo. Mahirap na gaya, hindi rin basta-basta yung sakripisyo ng security guard, kaya huwag nating sabihin din na trabaho tamad ng security guard. So dito na ako, start ko na yung ano ko, kasi dito ibablog ko yung ano nila, sahod nila sa loob ng isang buwan, at saka yung mga benefits at saka incentive na dapat nila makuha. So tanungin natin itong kaibigan ko, yung ito, Bing Microsoft. Ito binigay sa akin ito eh. Yan, type natin. Okay, magkano ang minimum wage na sahod ngayon kapag Manila rate ka sa Pilipinas? So ayun, itinype ko na siya. Tinanong ko dito magkano ang minimum wage na sahod ngayon kapag Manila rate ka sa Pilipinas. So ayan, kukumputin natin. Antayin natin yung sasagot yan. So ayan o. Ang minimum wage sa National Capital Region PSP 537-610 kada araw simula noong July 16. Sana makatulong ito. So ayan na nga yung sahod ngayon dyan, 610. Kasi yung bayo ko rin daw security guard. So nakalagay dito 610, 573-610. Pero ang talagang sahod na nito 610. So kung pwede natin sa yung 610, pagpalagay na natin sa 26. Sa 26 days. I-times natin sa 26 days. $610 × 26. O yan. Yan yung ano nila, sahod nila sa isang buwan. Hindi pa kasama dyan yung ano, overtime, kung may overtime sila. So ibig sabihin, kada kinsenas, kasi kada kinsenas to eh. Yan o natin ha, divide 2. Ayan ang take home nila, 7,930. Eh pagpalagyan na natin yung SS PhilHealth tsaka pag-ibig. Hindi, buray ko muna ha. Ngayon, ipagpalagay naman natin na yung SS PhilHealth tsaka pag-ibig, bawasin nila. Sabihin natin mga nano, nasa 1.5 lahat yun. Sana ha, sabihin natin mga 1.5. Ay, sorry. Sabihin na natin, ilis natin yung 1.5. Ayan. Ito yung sinasahod nila sa loob ng sampan, 14,360. Sa 8 hours na duty lang yun ha. So ngayon, ito naman na babalik naman ako dun sa kaibigan ko, yung si Bing Microsoft. Malisin natin. Tanungin naman natin ang mga benefits at saka incentive na dapat nila makuha sa security agency. Ano ang dapat na makuha na benefits at incentive at incentives ng
isang security guard sa kanyang security agency sa Pilipinas. So ayan, tinipe ko ano ang dapat na makuha na benefits at incentives ng isang security guard sa kanyang security agency sa Pilipinas. So ayan ko na ha. Ayan, ano rin natin, binabasa pa. So ito na, ang mga security guards at iba pang private security personnel ay may karapatang hindi bababa sa mga sumusunod na benepisyo. Depende sa oras ng trabaho, shift ng trabaho at araw ng trabaho at iba pang mga kondisyon. Ang mga benepisyo ito ay dapat kasama sa distribusyon ng gastos sa kasunduan ng serbisyo. So ito yan, no? Basic salary, yan na yung minimum wage natin, tsaka yung allowance, premium pay. So yung premium pay, hindi ko alam kung ano eh, kung magkano dapat yung sa premium pay. Kasi ito, hindi naman, niminsan nag-security guard ako sa Pilipinas, ilang agency na. Ang pinakamaganda lang na nakita ko nagpasaw dyan, yung Matrix Security Agency. Pero yung premium pay, hindi ko pa naranasan ito premium pay na ito eh. Yung overtime pay, dapat talaga ito, overtime pay talaga, babayaran ito, night shift differential, service incentive leave. Ang alam ko ito, every 5 years yata, yung hindi. Yung ano pa ito eh, service incentive leave. Nakalimutan ko na ito, yun lang natin. Maternity leave at saka paternity leave. So, ayan, yun yung mga dapat yung makuha. Ito yung mga dapat yung alamin. Maaari mong basahin ang buong detalye tungkol sa mga benepisyong ito sa link na ito. Sana nakatulong ako. Mayroon ka pa bang ibang katanungan? Siguro, ito eh. Ito yung allowance. So yung allowance, swerte na kung mga security agency na magbigay ng allowance sa mga security guard nila. Ang binibigay lang talaga nila yung ano, yung basic salary. Yung talagang sahod mo lang. So, tanongin natin yung premium pay tsaka service incentive pay, maternity leave, paternity leave. Ito yung mga dapat nating alamin talaga. Pero sa akin, nag-focus lang kasi ako sa salary ng security guard dito. Pero sa akin, pag no time ako ulit, gagawa ako ng video about dito sa mga dapat na makuha ng security guard na ito. So, hanggang dyan lang aking YouTube video. Hanggang dyan lang aking video for today guys. Maraming salamat guys.